lalo na po sa pagiging idolo namin. Isang hiling lang po at isang tanong. Kanino po kaya i-endorse yung Gibel? Sa Coop. Alam niyo na po ang kwento ng Gibel. Yung po yan. Kaya nag-iisip po kanina. Kanino kaya ililipat yung Gibel? Ngayon may karapat ako kung pipatay. Yun lamang po, Brother Dean. Good luck. Mag-iingat po kayo, parati. Maraming salamat po. Kukunin ko po yung huling magsasalita. Brother Dean, hindi po namin gustong maiyakin kayo. Kaya sa totoo po, bitin po ako sa magbibigay ng parangal sa inyo sapagkat sa ko pa lang sana ay maghahanda na ako ng isang maikling video. Pero nakagawa naman ako eh. Palagay ko, Brother Dean, napanood nyo na. Pinagsama-sama ko yung kumakanta sa Edelweiss. Edelweiss. Paborito ni Brother Dean yun. At saka yung kanta niya, sama-sama ko po yun, pati ho yung kanyang pagsasayaw na nag-champion siya ng dalawang sunod. Yun ho, nag-insik siya na siya ay nakabase babae. At sa unang pagkakataon, ginawa namin itsurang siga si Brother Dean. Pinatayo namin yung buhok, nilagyan namin ng kulay, at naging siya ay history na two-time champion. Brother Dean, mahirap pong magbigay ng tribute sa isang buhay. Ito ang unang pagkakataon na magbibigay tayo ng pagpaparangal at siguro marapat lang na maging kanya ang pagkakataon ito na lagi na lang tayo yung negro nagpapapuri at nagpaparangal. Bakit nga ba hindi natin gawin na inumpisahan natin kay Brother Dean na imbis na luksang parangal, eh parangal ng pasasalamat sa isang katulad ni Brother Dean na tapat naglingkod sa simbahan. Palakpakan po natin si Brother Dean. Actually, sa totoo lang, matagal na panahon ko pong hindi ka kilala si Brother Dean. Kahit po noong 1997, hindi ko po siya kilala sapagkat hindi na ho siya ang acting Grand Knight ng initiating team noon. Ang Grand Knight ng initiating team noong kami ay mag-first degree ay si PG kay Rene Rosales na. No? So, pero, nung magpunta ko sa Coop, doon ko po na-encounter ang isang Tata Dean. Bading nga po ang tawag sa kanya talaga dati. Sabi ko, Pat Bading. Sir Bando, dapat Salvador. Badong. Kagalaking tao, taong mga Diyos, ginawang Bading. No? So, pero yun, habang tumatagal, nagkura na po yun kasi naging Dean. Paano ko po siyang nakilala? Naging researcher po niya ako some 2 years ago nung humingi siya ng, Dok, pwede bang igawa mo ako ng credential? At nalaman ko po kung sino ang Tata Dean. Ito lang po yung ilan sa kanyang accomplishment na alam ko po. Una, siya po, hindi pa tinatayo ang ating parokya 50 years ago, ay naglilingkod na sa simbahan nung tayo ay nasa Gami pa. Ganyan pong katagal nang naglilingkod sa simbahan si Brother Dean. Pangalawa po, si Brother Dean dapat ay isa na pong ganap na pare. Kaya lang po, naging father siya ng kanyang tatlong anak, at si Brother Dean ay isang mapagmahal na asawa sapagkat nung unang taon ko po na maging director, siya ho ang aming chairman of the board ng dalawang sunod na taon. At kaya lang po siya nalaktawan ng hindi nagtagpong sunod sapagkat nung panahon po na yon, eh nagkaroon na po ng, di ko alam kung Parkinson's yun, na parang nagiging makatalimutin na si Sister Mary, di po ba? Pero hindi naging malangit yun upang siya ay ipagpatuloy ang kanyang pagsisimba kahit hirap na hirap. Bit-bit-bit-bit niya yung kanyang misis. At hanggang sa ito ay yumao, nagpatuloy ang kanilang paglilingkod na mag-asawa sa Coop. Ano ho ba ang contribution ni Director Ding sa Coop? Hindi ko po alam yung sinasabi ni CDA Director Lito Sacro na siya pala ay charter member din ng Coop. Kasi ang anak ko lang po kay Director Ding, charter director. Ang anak ko lang kay Director Ding ay 14 years in service. So kung isasama pa lang natin yun, last 2 years yun. So magiging 16 years pa pala. Kasi si Brother Ding mismo, baka hindi niya nakakalandaan na siya ay charter board of director. Pero ang pinakamalaking accomplishment ko po na contribution kay Brother Ding ay yung maipakilala ko po siya sa inyo na isang aktibong charter member noong 2008. At pagmula nun po, hindi niya na tayo iniwan. At pag
simula nun po ay narinig na natin ang kanyang kakayahang magsalita pagdating po sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Si Brother Dick po, hindi po pwede dyan ang loko natin. Hindi po pwedeng liligwak tayo sa salita ng Panginoon. Yung interpretasyon natin, hindi lagi tama yun. So, hindi rin naman natin sinasabing tama si Brother Dick palagi sa kanyang interpretasyon, pero kung sa atin lang pong lahat ng nandito, palagay ko hindi natin kaya si Brother Dick. Diba kasi si Brother Dick ay talaga hong may formal education, no? Sabi nga natin, may talagang siya ang aming reference pagdating po sa Biblia. Brother Ding, mamimiss po namin kayo. Nailagay ko po ito sa Facebook na yung mga kaedad ko, kung ang barkada po ay ang anak ninyo, isa pong malaking kalangalan na kayo po ang maging barkada ko po. Ako po, magmula ako nung maglingkod sa simbahan, ang barkada ko po si Tata Ding. Magmula po nung maging lingkod cooperative ako, ang barkada ko po si Tata Ding. Ibig sabihin po nun, tayo po, ang ikuti tayo ng imili ng mga bata, isang malaking karangalan ang maging isang kaibigan, ang isang katulad ni Brother Dick. Brother Dick, punta po kayo dito sa harap. Tinatawagan ko po lahat ng ating mga past grand nights sa isang munting. Ala-ala, Brother Dick, Paris of the Brother Dick, dito po tayo. Punta dito yung mga kasama niya, si Francis, Odi, Joseph, Didi, kayo na po mag-abot. PGK Emmy, Naning, Kiel, asensya na po, Brother Jesse, Larry, Kit, pwede pakikuha mo kaya doon. Si Kit, ay nakasama rin si Brother Dick. Kung pwede, pakikuha mo yan, Ives. Hindi mo naman nakasama si Brother Dick. Eh, bibigay mo tayo ng isang munting alaala kay Brother Dick. Pakibasa po. Paris of National Shrine of Our Lady of Fatima, Knights of Columbus, Council 6185, Sir Knight Servando and Floro, active chapter member since 1969, since Colombian year 1969 to 1970, even this 26th day of December 2010, during the 6th General Council meeting for Colombian year 2010-2011, under the term of third termer, Granite Doc Ivan Piray, past Granite, former District Deputy, past MM. Brother Ding, ay hindi mahilig magtago niya, pero bigay pa rin na binabigay. Compress mo tayo, compress po. Hindi kaya niya. Patatapos ang lahat. Kaya sikapin sana natin na huwag na layo kay Kristo. Kapagat